Thank you.
ang pasarap ng pasarap ng ating umaga, syempre. Kasama natin ang pampalakas ng ating immune system, pampatibay ng ating immunity. Walang iba ang ating Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Saan ka pa hahanap ng isang kape? Nagkakape ka na, may vitamins ka pa, may supplements ka pa, at punong-puno ng mga antioxidants. Sa panahong ito, mahirap nang walang proteksyon, mahirap nang walang panlaban. Kasi hanggang ngayon, wala pang gamot na pwedeng pumatay ng COVID-19 ng virus. No? Ang pinaka-powerful na proteksyon natin, walang iba ang ating immune system. Malakas na immune system, matibay na immunity na hindi kayang pasukan ng anumang mga klaseng virus ang ating katawan. Ang pagiging health conscious sa panahong ito ay number one priority. Pero ang pinaka-ultimate na pangangailangan natin ay ang ating spiritual protection also. Yan ang pinaka-ultimate, mga kababayan. Yan ang pinaka-essential talaga. Maraming mga essential goods. No? Yung pagkain natin, mga gamit sa bahay, yan. Pero ang hindi alam ng mga tao, ang pinaka-essential natin araw-araw ay ang biyaya, ang grasya ng ating Diyos. No, pasalamat tayo na hanggang ngayon buhay na buhay tayo, kahit hindi tayo naka-receive ng sapsap, hindi tayo naka-receive ng ayuda ng dole, hindi tayo naka-receive ng tigi isang sakong bigas. At least buhay tayo, walang nangyaring masama sa pamilya natin. Magsikap tayo, gagawa tayo ng paraan na mag-survive tayo sa tamang paraan. Na legal at hindi illegal. Yan, importante yan. Okay, sa umagang ito, pakinggan muna natin ang balitang kape mula sa ating mga kapartner. Sina MG Mondihar at iba pang mga tagapagbalita. Bilang Best Coffee Brand sa katatapos labang na Netizens Best Choice Awards 2018, ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Personal na tinanggap ni Coach Eddie Mahilom ang prestigyosong award dahil sa responsable at phenomenal na paggamit ng internet para ipalaganap ang magandang epekto sa kalusugan ng kanyang kape. Narito ang balita. Kinilala bilang Best Coffee Brand sa katatapos lamang na Netizens Best Choice Awards 2019, ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Dahil sa dami ng views, likes and shares ng mga videos at mga posts nito sa social media. Gamit ang makabagong teknolohiya, ginamit ni Coach Eddie Mahilom ang social media, lalo na ang Facebook, sa pagpapalaganap ng magandang balita na hatid ng kanyang kape. Well, ang basis po dito, yung presence natin sa social media. No? Ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee ay nakakuha ng popularity na mataas sa social media, especially in Facebook. So maraming umabot na ng 1 million likes yung isang video natin sa Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Tapos yun ang nagbigay ng attention sa Netizens Best Choice Award na... At dahil dyan, international awards ang nakuha ng Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Kahanay ng Coach Eddie Coffee sa mga nabigyan ng parangal ang ilan sa mga trending na opisyal ng bansa gaya ni Senator Cynthia Villar at Manila Mayor Scott Moreno. Gamit ang social media, mas madali na ngayon ang pagpapakalat ng impormasyon sa madla dahil karamihan sa mga tao ngayon ay may access dito. Palawak ng palawak or nag-increase ang ating market ngayon dahil yung good effect ng product ay talagang nandyan, yung may resulta. Hindi yung ordinaryong pag-inom lang na walang nangyayari. Ito talaga, every time na may bumibili, bumabalik at nagpapasalamat dahil maganda ang pakiramdam nila sa pag-inom ng ating produkto na Coach Eddie 10-in-1 Coffee. Umani naman ng positibong komento ang coffee drink mula sa mga attendees ng awards night na maswerteng nakatikim nito. Oo, masarap. Ano yung impression niyo, sir? Hindi, I tried it kasi nga maganda. Nung malaman ko may mangustin to. And talagang it's a green product, it's a health product. Kaya natuwa ako kasi ako hindi ako coffee drinker. Kasi ako all my life, talagang ako tea drinker lang.
So I never tried coffee because I tried this one and it's working. Kaya nagulat ako, hindi sa acidic. Ang taunang Netizens Best Choice Award ay kumikilala sa tagumpay ng bawat individual at entrepreneur sa pagpapalaganap ng programa at produkto gamit ang social media. Kinikilala rin ng award-giving body ang tama at responsabling paggamit ng internet para maging halimbawa sa lahat. Ang tagumpay namin ngayon na ito pangalawang award na natin ito ngayong taong 2019. Kasama kayo dito, lahat tayo dahil... Nag-uulat, ito si MJ Mondihar, SM9 News. Nagkataon po nung kami po ay binigyan ng award last year. Sabay-sabay kaming binigyan ng award si Mayor Ambrosio Cruz Jr., si Senator Sencha Villar, Mayor Esco Moreno, at si Coach Eddie Mahilom, kasama ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Yeah, international award po ang natanggap natin nung panahon na yon. So, kasabay natin. So, yan, in-interview si Mayor Ambrosio Cruz Jr. ng Giginto, Bulacan, kung ano ang kanyang masasabi, reaksyon sa pag-inom ng Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Ambos interview po yon kasi namimigay kami ng libreng painom doon sa mga delegates at mga visitors ng awarding nights or awards night na ginawa ng Netizens Best Choice Award or awarding body. Ayun, lahat ng mga pumapasok. Ayun, yung gustong uminom. Isa po siya sa mga umiinom. Hindi daw siya coffee drinker. Ang sabi ni Mayor Ambrosio Cruz Jr. na ng Giginto, Bulacan, na siya ay isang tea drinker lang siya dahil ayaw niya ng kape. Pero nung matikman niya ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee, yun, naka-record yan. At dahil nasasarapan siya, sabi ko, Mayor, eto isang box, libre na yan para sa'yo. Nagpa-picture pa kami. Sabi ng kanyang butihing may bahay. Sabi niya, Coach, pwede ba kitang maimbitahan sa darating naming fiesta? Gawin ka naming guest speaker na magbibigay ng inspirasyon sa lahat ng mga tao sa Giginto, Bulacan. Malapit na sana yung fiesta, engineer. Pumutok yung Taal Volcano. Naapektuhan ang Bulacan. At saka yung mga flights, wala na. Sabi ko, wale ng piyesta sa Giginto, Bulacan. Ano pala yun? Mga 10 araw ng celebration. No? May mga nights of events ang ginagawa nila. Ngayon, pagkatapos ng Taal Volcano, sumabog naman ang COVID-19. At tuluyan ang nawala ang mga plano. Anyway, nagiging kaibigan natin si Mayor Ambrosio Cruz Jr. ng Giginto, Bulacan. Doon kami nagkita sa awarding nights ng Netizens Best Choice Awarding Body. At nagkita kaming muli sa isang awards night na naman doon sa Sofitel Plaza, Metro Manila. Nagkita kami ulit. Sabi niya, bakit palagi tayong nagkikita-kita? Sabi ko, iwan ko, Mayor, bakit palagi kitang nakasalubong sa mga award. Ang dami din pala niyang award. Nire-recognize din siya na isa sa pinakamagaling na mayor ng northern part of the Philippines, no? Natatawa lang ako sa nangyayari. Ayan, sige. Testimony muna tayo, engineer. Yung mga testimony natin na yung tatlong bigati nating mga nagtitestimony. At saka kung gusto niyo umorder si Tuto Chabi, ready for delivery na daw, no? May nag-order ng Noni Juice. Napakaganda po ang effect ng Noni Juice sa kalusugan natin, lalo na sa panahong ito, no? Kailangan na part yan ng ating healthy diet or supplement every day ang Noni Juice. Kung nagtitake kayo ng mga vitamins, nagtitake kayo ng mga food supplement na in tablet form or capsule form, gawin po ninyong
part ng inyong supplementation ang noni juice sa mga bata, pwedeng dalawang kutsara, tatlong bisis sa isang araw, ayos lang. Pampalakas yan ng immunity, ang noni juice. Maganda yan sa mga kabataan ngayon, lalo na papasok na tayo sa month of June. Okay? Pakinggan po natin ang testimony. Kusga lang ito, tingin mo, kasi ngalan na ito. Yung mga ano natin, mga Ilonggo testimony, ha? Ito, mga Ilonggo testimony natin. Ang aking cellphone number ay 0923-530-9293. Yan. Good morning, Coach Ed. Watching you live for the Chacha time sa Flordeles Macrohon, Southern Leyte. God be the glory. To God be the glory. Natividad Camacho. Watching from Crown Regency Hotel, Jones Avenue, Cebu City, John Felix Capin Meca, ang ating mga security, ang ating member ng security diyan sa ating security and intelligence sa Crown Regency Hotel. Musta na mo diha. Good morning, Coach, from Dakara family of Quezon City. God bless. Daghang salamat sa mga nagpaminaw kanato diha sa Metro Manila. Yung mga nakikinig sa atin. Marami pang mga gustong manood at makinig sa ating programa. Pumunta lang po kayo sa ating live streaming video at doon po ninyo mapapakinggan ang ating programa, mga kababayan. Kung gusto nyo pang mag-post ng inyong mga comments, maaari po kayong mag-post ngayong umaga. Okay, pakinggan muna natin ang testimony. Muna sa tanan, no? Arigil si Sir Roberto Yor aton siya pag-interviewon parte sa pag-inom niya sa Coach Eddie 10 and 1 Healthy Coffee. Sir, may hapon, sir. Ako si Roberto Yor na taga Barangay Ninyan, Rusya. Nagbalik dito sa kayo kasi hindi ka nagbakal po liwat yung kape. Kaya ito, nagtitaw ko sa kapat yung bigay semana. Ayaw ko matikan ko. Magani nga nagbakal po liwat. Kay do maayos sa pamatiyan kung pamimusin kape. Pila na sir yung mo sa edad ka ni sir? 65. Ah, 65 ka na. Okay, ti, ano sa paggamit mo sa kape? Ano na ba tiyagan mo gani? Madulaan, kuba-kuba, hindungan ko kala nga akong sulok ng gasol abirme, wala na. Ah, okay. Ano na sa kinabatsyagan mo? Okay. Tiya mo na sa yadto ang aton nga pag-interview sa kay Sir Roberto Yor. Sir, ti, sir, may damugid nga salamat sa pag-continue sa pagbakal sang coffee ni Coach Eddie. Salamat, sir. Okay. Emergency lang po, no? Manawagan ko ni Ma'am Mary Ann Sampan sa Camotes Island. Naamanggod ang patrol car sa Camotes karon, nagparking karon atubangan sa atong opisina diri sa Jones Avenue. Kung mahimo lang tawagi si Ma'am Maida karon kay niingon man ang mga pulis nga pwede ra sila maoy mubitbit sa imong stocks padulong diha sa Camotes. Kay kining ato ang opisina gud sa Jones Avenue. Ang tupad ana na maligya og amo sila moy nanahi sa tanan nga mga uniform sa mga kapulisan, mga sundalo sa Region 7. No, usa sila sa mga supplier. Ya, natupad ra man punta. Ya, nagpundok man, magpundok ginagadadlaw ng daghang mga sundalo, daghang mga pulis, mga patrol car, mga motor sa mga sundalo. Ana diha magparking niya sa amo ang atubangan. Ya, karon nagpark usa sa mga nagparking nga patrol car, ang patrol car sa Camotes. So kinanglan nga matawagan ni mo si Ma'am Maida para ningon okay man ang pulis nga siya ra kunoy mo dala sa Camotes. Palihog ko, Ma'am Mary Ann Sampan, special ko anak panawagan. So wa man pud ma-save ni Ma'am Maida ang imong cellphone number. Palihog lang ko. Thank you, ha. Okay. Balik tayo sa ano natin, programa natin na Tagalog. Sa Davao City, gipaning kamuta namo karon nga makapadala gyud mi og stocks sa Davao. Gani duha na ka forwarding company ang akong gisabot karon. Pero kinahanglan og dinaghan gyud, ngita pa mi og laing unsa ni kining murag pwede man siguro sa Sulpicio Lines ipadala.
Habuaon lang ini kambuti sa Davao City. Wala gini karon, daghang kayog mga restrictions niya. Pwede man pud mo makapadeliver through LBC mga taga Panabo, taga Tagum, diha sa Davao del Norte, Davao del Sur, Samal Island, mo deliver ang LBC. Pero wala si COD. Meaning anang COD, cash on delivery wala siya. So, i-deliver ang stocks unya bayaran sa minimo. Bayaran sa nimo ang stocks. Ay alam mo kahadlok nga ilaron mo nako o tamblingo nako ang inyong bayad o di ta mo deliveran og product, deliveran ta mo product, responsibilidad na nako. Pakaulaw lang ta magbuhat og dautan tungod lang sa gamayng kantidad niya. Mangilad ka diri sa radyo murag di man pud maayo. Ya, sa ako ang pagka popular sa akong programa og diri sa ako ang kuan ako istasyonan murag di man pud maayo mangilad taon niya maghimo tag dautan. Di gyud maayo. Ya, mga illegal activities di gyud na maayo. Sayang lang mo kahadlok. Salig lang mo nako nga moabot yun na ang inyong stocks. Ay mong kabalaka, ay mong kahadlok. Ako transparent kay ko sa ako ang personality. No, ang akong background, transparent kay ko. Na ako sa Facebook, makita ninyo kada adlaw. Mamonitor po ko ninyo everyday. Nga sa kadugayon na ako sa akong pagpanibya sa radio, huwag yun ta magbuhat o dautan. Kaya di ta gusto nga sa usalang kasayop na to, mawala ang tanan. Inanaraba na ang kalibutan. Sa usa ka libo nimo nga maayong binuhatan, usa ra gani kasayop ang imong mahimo mabuhat, tang wag tang yun ang usa ka libo nimong maayong binuhatan mo nang di yun ta mangilad, di ta magbuhat og dautan aron makatabang ta sa komunidad o sa katawhan. Unya isip usa ka doktor sa katawhan, doctor of humanities, responsibilidad sab nako ang paghat pagpabilin nga maayong unsa ni kana example gani sa Binisaya, maayong kapanaminan sa atong mga katawhan, ana ba nga ang ilahang mahinumduman ang kaayuhan nga atong gihimo, dili ang mga binuhatan nga dautan. So muna nga nagamping yun po ko nga di ko kahimo og dautan. So salig lang mo ay mo kahadlok kay kanang inyohang giorder mo abot yun na naamo sa maayong kamot, naamo sa sa ligdong nga klase sa tao. Okay, so kung mangorder mo, pwede mo maka, pwede ta mo forwardan sa cellphone number sa tigprepara kay diha sa Davao City, out of stocks pa ta. Wa pa gyud ta makapadala. Pero naanay nang order nga tagalagyo dito sa Mindanao, nakaabot man ang uban nilang mga orders nila. So pasalamat lang po ko nga ang LBC nga mao'y partner nato. Nakahatod yun sa mga order sa mga tao. No? Ang atong cellphone number diri sa atong programa 0923-530-9293. Yan po ang ating cellphone number. 0923-530-9293. Pwede po kayong mag-text niyan. 0923-530-9293. Para po ay ma-send po natin ang mga ano ninyo, mga orders ninyo. Okay? 0923-530-9293. Parang nawawala ako sa aking topic ngayon. Nanilagi basta na mag-disturbo sa ako ang programa. Mawala ko. Asan ako pa doon? Kay kini ako, unscripted manguni ako ang programa. Bisa kung sa'yo musulod sa utok na ako, mao'y ako ang ikuan sulti na distract hinoon ko sa pagpanawagan ni Mirian Sampan na wala ang direksyon sa akong kuan kining unsa ni programa nako.
Kaya sa mantapadong engineer. Sige, mag-testimony po taglain para maulian ning ako ang direksyon sa kong utok ron. Kung lagi na, basta na yung masapaw ba, musapaw. Maglisod na ko pagbalik sa akong kuan ako. Sige. Mayong hapon. Ari naman kita, no? Interview natin si Tatay Alex. Tay, taga, di ka ni Tay? Taga Andumanan. Ako si Alex Tinusan, 69 ng edad ko. At amo ini ang ako na tilawan nga daw hindi ko babayluhan. Tungod nga ini nga posisyon sa nga Coach Idea Kupe, ang tanan ko nga nabatsyag na dula. At ang isa pa kapunto, ang imo kutis da kwan ga hipid kag naga ang tulog mugid number 1 ang tulog mugid anami gali mo ya tulog sa kape halos ang imo nga kabudlay ang imo dugsing do kanami boberti si tatay gali oh ang dugsing mo kun gabi kun gabi kanami kag daw ay kana napinsat pangan ko ano wala lingin ulo ay ano tilawin nyo ato bahan nyo kay ari permi ko ni naga tumag kag wala na sa kwan, wala si tay, no? Kapila ka na kakwan, kapila ka na kabeses yung nagamit sa Coach Eddie Healthy Coffee. Lima na kabaksis ang naurot ko. Ati, very good. Lima na kabaksis. Sa lima kabaks, amo na nagali ang nabatsyagan mo. Amo na batsyagan ko ne. 30, gidya gali ka power yan. Inom ka sa aga, sapon inom ka. Tistingan mo ko butigon, ako si Alex tinuran. Tingnan mo ko butigon, nga Alex lain man tong imo kwan, tilawe. Kag tumpisteng kasi ne, tisingan mo ibang kape, kag ikumpir mo, kahit da mong gitbabalaan niya nga iniya number 1. Ah, grabe. Eh, garantisar ko na sibo. Ati, sige, at ati, madamo, ginasalamat no, sa paggamit sang 10-in-1 healthy coffee ni Coach Eddie. No. Okay, madamo, ginasalamat tayo. Thank you, Git. Alright, yan, no? Si tatay, nag-testimony siya nga, tistingi balagid ninyo ah. Tuod-tuod maginangya nga ginambal. Why man na siya nga pressure ginamon nga scripted ang iya nga ginambal. Why ito script ya? No, instant to yang kwan, instant to gid yang interview kay tatay. Siling niya ba namit gid ya. Oh. Okay. Isa sa mga ingredient natin na pampalasa. Kaya nga ang ating 10-in-1 healthy coffee ay zero cholesterol. Zero cholesterol. Kasi ang ginamit natin, hindi fat soluble na or ano, hindi galing sa gatas ng hayop. It's a non-dairy cream. Ang non-dairy cream ay isang replacement for milk, no? Replacement for milk or cream para malasahan mo ng masarap ang mainit na inumin or kape or malamig. At ito'y may mga studies, mga clinical backups na nakakatulong sa pagpapahaba ng buhay ang non-dairy creamer, lactose-free. So, yung may mga lactose intolerance, anong ibig sabihin ng lactose intolerance? Kapag kumain sila ng matatamis, kumain sila ng oil, kumain sila ng fats, ay nagkakaroon kaagad ng indigestion or hindi sila natutunawan, hindi natutunaw. Kaya kung may napansin kayo sa ibang tao na pagkatapos kumain, magpupupo ka agad yan. Pupunta ka agad dun sa comfort room o sa toilet. Kasi sumasama ang kanilang pakiramdam. So umiiwas sila sa ice cream. Kasi may lactose intolerance sila eh. Maraming mga pasyente na ganyan na tumatanda na lang. Hindi pa rin na hindi sila gumaling diyan sa kanilang kondisyon or hindi nawala yung lactose intolerance. Kaya itong non-dairy creamer natin, maganda po ito sa mga pasyente na o sa mga tao, sa mga consumer na may lactose intolerance dahil lactose free
ang non-dairy creamer or ang 10-in-1 healthy coffee. Maganda rin po ito sa mga taong may allergy kasi kapag may allergy ka sa gatas, may allergy ka sa protein, allergy sa oil, allergy sa mga animal products, mas maganda ang 10-in-1 healthy coffee kasi hindi siya nagtitrigger ng allergenic reaction sa mga taong may allergy or mahina ang kanilang immune system. Alam mo, ang allergy, pwede nating i-manage yan eh. Ang pinaka-bottom line yan, para mas maka-survive ka or hindi nababalik ang allergy, is to enhance your immunity or your immune system. Sabi ng mga eksperto, according to the expert, na ang allergy is a autoimmune disorder. Autoimmune disease. So, nagkaroon ng abnormality sa immune system. Marami kasing mga lumalapit din sa akin na ano bang maganda para sa aking allergy. Nangangati buong katawan ko. No? Pati yung aking ano, ang aking private or aking reproductive system, reproductive organ, nangangati din. Pero depende yan sa itchiness, no? Kasi kung ang itchiness galing sa mga parasites, no, na pwede rin, no? May itchiness o pangangati na galing sa sakit sa atay. May itchiness na dulot ng diabetes. Ganun. Pag mataas ang sugar mo, may tendency na magkakaroon ng itchiness sa ano niyo, sa puwerta ng mga babae o sa organ ng lalaki. Ganun. Nangyayari yan eh. Kahit i-research pa ninyo yan, yung itchiness sa mata, puminsan, ang dahilan yan, ang mataas na sugar. Oh, kala natin allergy. Meron ding pangangati ng katawan na meron kang kidney problem. Meron ding pangangati sa katawan dahil marami kang toxins sa dugo. So, ang pinaka-safe or pinaka-common denominator na ma-address ang lahat ng problema sa katawan natin, importante na ma-educate ang ating immune system. No. Yung marunong siya mag-identify ng mga invaders or itong mga harmful substances, harmful microorganism, yung marunong siyang mag-identify, marunong siyang mag-analyze. Para bang chess player, yung mga naglalaro ng chess, ina-analyze nila yan. Paano nila ma-checkmate ang kalaban. Dapat ganun ang ano, ang immune system natin. At marunong siyang mag-identify. At ito pa, kailangan ang immune system natin ay may kakayanan na i-record ang mga history ng pangyayari. Itong ating mga T cells and B cells na pinoproduce ng ating immune system, ito yung ating mga antibodies. Kailangan meron silang tinatawag na memory. Kailangan mag-improve ang kakayanan ng ating mga cellular, yung kanilang memory. Para pag pumasok ulit itong virus na ito, itong bacteria na ito, alam nila, nakilala nila, ah, COVID-19 ito. Mycobacterium tuberculosis ito. Na-identify ka agad ng mga soldiers inside our body. Or, ma-identify nila, ah, Staphylococcus aureus. Ah, E. coli ito. Ah, ano ito? SARS, MERS-CoV, Kawasaki, Ebola. Oh.
meningococcemia na-identify dahil meron sila na-enhance ang kanilang memory condition. Dapat ganun ang ating immune system. Okay, ipagpapatuloy natin. Ang ingredients ng non-dairy creamer natin, mga kababayan, ay galing po ito sa vegetables. Galing sa vegetables ang ingredient ng non-dairy creamer natin. Kaya nga ito yung replacement natin sa gatas or cream na galing sa ano. Kasi may mga taong allergy sa gatas . May mga taong may lactose intolerance. May mga taong ayaw nila ng animal product katulad ng mga vegetarian group. Ako may kakilala akong vegetarian family. Nung simula nung isinilang sila, hindi nila natikman ang isda. Never nilang natikman ang karne. Ang kinakain nila puro gulay. Kaya ang grupo nila ay isa sa pinakamahabang edad sa buong mundo ang mga grupo nila. No, mga matataas ang mga edad ng mga grupo na vegetarian compared sa mga grupo na kumakain ng karne or isda. Ang isda ay part ng animal kingdom. So, pwede mo siyang tawagan na animals or animal ang isda. Kaso lang, sa tubig lang sila namumuhay, hindi sa lupa. So, itong mga vegetarian group na kilala ko, kahit ang anak nila, hindi rin natikman kung ano ang lasa ng isda. So, itong vegetarian group na ito, nag-supply sila sa akin ng vegetarian products. Sila yung nagsusupply ng vegetable meat at saka vegetable fish. Merong vegetable fish talaga. Kala nyo ? Gumawa sila ng vegetable fish at saka vegetable meat. Replacement sa karne at isda. At ginagawang pangsahog sa mga gulay din. Sila walang karamdaman. Sila lahat. Medyo hindi sila masyado, parang ano sila, medyo skinny ang body structure nila. Pero walang sakit. Kasi yung iba, takot na takot na mamamayat. Kasi sasabihin ka agad ng mga kapitbahay mo, mga kakilala mo na, bakit namamayat ka? Ano ka ba? May sakit ka ba? Saan ka? Mamili ka ngayon. Payat? Na walang sakit? Na hindi labas-masok sa hospital? O dito sa mataba? Na labas-masok sa hospital? Maraming maintenance. Mamili ka. Kaya pag nag-vegetarian diet ka, talagang mag-decrease ang body weight mo pag mag-vegetarian diet ka. At saka maganda ang vegetables. Maganda ang pagiging vegetarian. No, regardless of our belief or sa posisyon natin. Kasi pag iniisip kasi natin ng vegetarian, ang kaagad-agad na isip natin, Seventh-day Adventist ka kasi vegetarian ka. Bakit Seventh-day Adventist lang ba ang marunong mag-embrace ng vegetarian diet? Marami. Yung mga Buddhist, nagbi-vegetarian diet din yan. Kaya nga, noon pa, naririnig ko na ang isang grupo ng mga Buddhist dito sa Pilipinas ay nagpo-produce din ng mga vegetarian products. Sa tagal ko sa Thailand na pabalik-balik, meron akong isang kakilala na merong koneksyon sa loob ng temple. At unti-unti kong nakilala ang kultura ng mga monks, no? Kung ano ang kanilang mga ginagawa sa loob. Ngayon, puro fasting, puro dasal, at saka umiiwas sila sa mga tao. Ayaw nilang hawakan sila. Ganon sila ka sensitive.
ayaw nilang mahawaan sa mga ugali at kultura ng tao, kasi ang iniisip ng mga monghe, sila'y malinis. Ganon sila. Oh, basta may mga babae, umiiwas yan ng daan. Hindi yan hindi mo makakasalubong yan. Tsaka kailangan distansya ka palagi. Isa sa kanilang mga ginagawa, ang kanilang diet ay vegetarian sila. Kaya mahahaba ang mga buhay ng mga monghe. Oh. Meron pang isang grupo ng mga vegetarian din na itong mga Japanese. May mga grupo sa Japan na vegetarian din na umaabot sila ng 100 plus, 160, 200 years old. Oh, dahil yan sa kanilang diet. Siyempre, maraming factors na hahabang buhay natin kung meron kang peace of mind. Kaya nga, tingnan mo yung mga taga-bundok. Mas mahaba ang buhay ng mga taga-bundok o taga-bukid kumpara sa mga tao na nasa rural, sa city. Dahil sa syudad, napaka-stressful ng buhay. Traffic, maraming tao, plus COVID-19 pa. Hindi ka makapunta kahit saan-saan. So, very stressful. No? Isamantala, pag nasa bukid ka, engineer, sasandal ka lang sa palwa ng lubi. Pupunta ka lang doon sa sapa. Maliligo. Oh, ang sarap ng simoy ng hangin. Ang sarap pakinggan ang mga awit ng mga ibon na lumilipad. Oh, walang pollution. Fresh ang mga sariwang mga gulay, mga prutas kapag masipag lang ang tao. Kaya nga, ang gusto ko talaga, mag-retire ako, pupunta ako sa bundok. Ayaw kong manirahan sa syudad. Ngayon, nasa city ako eh. Kaya nga, ang aking rest house, mga kababayan, yung bahay kubo ko, nasa bundok. So nakikita ko ang buong syudad. Nasa bundok ang aking rest house. Kasi ang plano ko, magtatanim ako ng gulay, mag-aalaga ng mga manok, at alam mo, pamilya kami ng mga farmer, mga magsasaka. Kaya gusto ko mamuhay ng mapayapa sa bundok. Ayaw ko titira sa syudad. Pero siguro, naubusan na pala ako ng oras. Wala na tayong panahon, mga kababayan. Yan ang non-dairy creamer, no? Galing sa vegetables ang hinalo nating pampasarap, no? Para ma-stabilize ang napakagandang taste ng Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. No? Yan ang ating partner ng ating green coffee at saka yung ibang pang mga ingredients. Okay? And happy weekends, mga kababayan. Maraming salamat. I hope na meron kayong napulot or meron kayong napupulot na mga magagandang informasyon. And then uminom ng maraming tubig palagi, ha? Kung maganda, magpahinga ng maaga. Huwag masyadong magbabad sa cellphone, sa computer, at saka sa television. At ugaling magbasa. Kahit ano, magbasa ka ng newspaper, magbasa ka ng mga aklat. Bible is napaka-importante yan. Essential yan sa panahong ito. No? Yung pagbabasa ng mga health books, yan. Ugaliin natin yan kasi prevention yan sa Alzheimer's disease at saka memory problem ang pagbabasa. Yan, magbasa ng magbasa, kahit anong mga babasahin yan. Basta, magandang idudulot. Anti-Alzheimer yan, anti-memory loss, anti-dementia ang pagbabasa araw-araw. Mabuhay po kayo at maraming salamat. Go with God because God goes with you. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you kaya rin natin sa atong
programa nga binisaya, balik na ta. Nahumana ang atong tinagalog niya adlong Birnes karon, pitch sa 29-2020 sa bulan sa Mayo. Hapit na gyud ta mo graduate sa ECQ or Enhanced Community Quarantine. Ang ubang mga lugar sa probinsya sa Sugbo, naana sila sa GCQ. Apan ang siyudad sa Sugbo, ECQ lang gihapon ta hangtod Mayo 31. Unya i-upgrade ta sa MCQ sa Hunyo 1. Tungod kay di pa mahimong GCQ. Nadaghan pa kayo ang mga cases na ma-report nga naay mga na-infected pa. Pero di man na pwede nga muhunong ang atong pagpaningkamot. Muhunong ang atong kinabuhi. Wa man tayongon nga musupak ta sa balaod sa pulisiya o regulasyon sa atong nasod o sa local government nato, musunod mang yun ta. Pero dili pwedeng ma-paralyze ang tanan natong mga panginabuhi. Kaya unsaon na lang kung maabtan ta ani og Disyembre, way tarong nga panginabuhi. Musaka ang kawat, musaka ang tulis, musaka ang kidnapping, musaka ang mga sugal, tanan nga mga illegal nga activities, musaka basta ang tao nang kalisod-lisod na. So mao po ning kay balo ko gi-analyze na sa mga kuan nato, mga sa authorities nato or sa ato mga leaders kung unsay implikasyon or unsay sangputanan kung ang mga tao walay trabaho or kung mag forever ta nga lockdown sa atong panimalay. So naa lang gihapon tay disiplina. Inig GCQ nato or MCQ, ipadayon lang gihapon ang pagpanglimpyo sa kagalingon. Mas nindot mangani ni karong panahon nga ang mga tao matawag na nato nga mga murabag sa ato ang yano nga pagkasulti engineer ba mag-inarte na gyud taron. Di na gyud pwede nga di ta mag-inarte. Kaysa una mo ingon nga gamit pag yung tinidor, inarte yun. Humong-hugas mo yun sa kamot. Murabag, kung mukaon ka nga way hugas-hugas o kamot engineer, murabag nindot ni kay pangmasa, binugoy. So, dili na pwede na karon. So, manglimpyo lang yun ta kanunay, manghugas kamot, maligo yun ta. Nya, kinahanglan, manglimpyo po das balay. Nga dili magkatag ang atong mga gamit. Nga kinahanglan, hugasan yun kanunay ang plato kay og dili gud nimo mahugasan ang plato, duolon man gud na og mga ilaga, mga mananap unya. Diha sa mga plato mutugdon ang mga nagkalain-lain nga mga sakit. Dili lang coronavirus ang atong panalipdan, mutugdon sa diha ang tipos, mutugdon diha ang kining gitawag natong leptospirosis kay ihian ang ilaga engineer. Leptospirosis. No, gubang pang mga sakit-sakit. So kinalan limpyohan yun nato atong panimalay matag adlaw. No, manarapog yun ta, arrange natong tarong kanang mga basura, ilabay gina sa insaktong labayanan, dili ta pataka og panglabay. Unya kinanglan nga i-sanitize nato kanunay atong kagulingon. Nya kung naay sakit, kinahanglan ayuhon gyud nimo imong kagulingon, usa ka mo gawas para di ka makatakod. So siguro tungod aning nahitabo karon, muos-os ang kaso sa tuberculosis, muos-os ang kaso sa dengue, muos-os ang kaso sa ubang pang mga common diseases nga maoy hinungdan nga daghang taong nangamatay or nangasakit tungod sa gipatuman nga social distancing o di ka matakdan in general kay naay social distancing. Nya i-sanitize kanunay ang mga establishmento. O di limpyado na kayong mga tao. Nya ang mga karsada, limpyuhan kanunay, hugasan ang karsada. No? Indot yun ang kanang syudad, hugasan ang kalsada. Ako, sa mga syudad, nga, sa mga nasod nga kong yan, dito na kong Singapore, dito na kong Hong Kong, dito na kong Dubai, dito na kong Australia, oh, dito na kong US, importante yun ang kalimpyo.
na ay mga lugar nga ilag yung hugasan kada adlaw ng ilang mga kalsada. Ang pinaka kuang yun na, kining limpyo kayo nga di yung kitagsagbot, kining Singapore. Wag yun, perting limpyo ha, hugasan ginapirmi ng agianan. Kada adlaw yun na. Oh. So sayon ra nila mapakgang ang mga sakit-sakit. Wala na tayong igong oras mga higala sa ato ang pagsigig introduction. Minaw na ta sa ato ang cha-cha music para malingaw tagsamot. Enjoy lang ang inyohang pagpaminaw karon. Apil ang pag-ikid-ikid o pag-sayo-saya o ron manggawas ng mga dautang espiritu sa atong lawas. Naglupa-lupa si Manatekla, kay ginbayaan sandi ay niya. Kay diri maaram sumayaw si Chacha, kay ansiki niya purus wala. Maupay kuno si Mrs. Glava, bisan arug na diri naretera. Mapabugi mang tanggo pa o Chacha, pa't nga ni sa disco mag-aga. Bisan diin nga suru sarayaw, per ni imbitaro per mi kumbidado. Mapa islaman syudad ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Di kagad masugad nga kaya pa niya ang magliad-liad. Kung tumalibong man agi daw kakunong, bisan nataas ang kanya takong. Damo ang istilo sa kanya pagsayaw, salit magtaranaw damo ang nanhimang raw. Paks na trumba salsa mapaswing pa, katanan nga sayaw maaram siya. Bisan diin nga suru sarayaw, permi imbitado permi kumbidado. Mapa islaman syudad ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Lupa si Manatekla, kay ginbayaan sandi ay niya. Kay diri maaram sumayaw si Chacha, kay ansiki niya purus wala. Maupay kuno si Mrs. Glava, bisan arug na diri naretera. Mapabugi mang tanggo pa o Chacha, pait nga ni sa disco mag-aga. Suru sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa islaman syudad ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Niya di kagad masugad, nagkaya pa niya ang magliad-liad. Kung tumalibong man agi daw kakulong, bisan nataas ang kanya takong. Damo ang istilo sa kanya pagsayaw, salit magtaranaw damo ang nanimang raw. Faks na trumba salsa mapaswing pa, katanan nga sayaw maaram siya. Bisan diin nga suru sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa islaman syudad ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Bisan diin nga suru sarayaw, permi imbitado, permi kumbidado. Mapa islaman syudad ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Si Mrs. Glava ang kilalado. Si Mrs. Glava ang kilalado. Yeah!
cha-cha, bala chili cha-cha dance. So feel your body hot, you got another shot. Feel your body, shake your body hot. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong habang pakinggan.
Thank you.
Alright, so siya rugwa mo matagbaw og kining ikid-ikid diha tanan nga mga nagkumbitay nga mga dautang espiritu sa lawas nato, siya rugwa mga tagak mga igala. Okay, always watching and listening here at Kamputhaw Puro 4 Upper with my wifey Marisa ug akong tia Rosinda Limuran. Please ko greet nila coach. Salamat gikan ni Edgardo Horda Lapasaran of Cebu City. Oh, maayo, maayo kay sige mo paminaw ha. Ansa pa ni? Good morning coach, watching here sa Katipunan Tisa Labangon Cebu. Gikan ni Bernardita Santiago. Katong gusto nga mo post sa inyong mga comments, ato mo sa live streaming video nato sa Facebook, i-search lang ninyo akong pangalan, Coach Eddie Mahilom, and then i-post ninyo yung mga comments, yung mga greetings diya sa atong live streaming video para mapansin dayon ba? Madali na ito ugbasa. Narawa, di na basa dayon. Oh. Good morning, Coach Eddie. Gikan ni Turing Doydoy, gikan sa Canada. Good morning, Coach Eddie. Happy Friday to you. Always, we're always listening here and watching you live in Facebook. Pag-greet di ay ko sa Bildad family, Lindio family, Sialana family, Abinido family nga always tigpabinawan sa imong program diri sa Alegria, Cebu. Greetings from Alison. Good morning, Coach Eddie. God bless from Moalboal. Gika ni Roylan Amaba. Maing buntag diya, mga taga Moalboal. Hapit na yun ta. Ma-GCQ ani. No? Maayong buntag ko si Eddie, nindot kayo ang music imong gitukar karon, perding sayaw na ko. Yaman sa. Greet na ko ang akong asawa nga si Marjorie og pamangkin nga si Angel sa Santa Ana, Barili og sa tanang Montaire family og Insik family sa Palanas, Barili. Dagang kayong salamat, God. Coach, giga ni Alan Insik. Good morning, Coach. Greet po ko sa akong papa Paipa family diha sa Kalatagan, Tulusa, Malabuyok, Cebu. Labi na jud ni Paring Junior ug Maring Bading nga nagsayaw og chacha karon. Greetings from Bildad family of Santa Filomena, Alegria, Cebu. Coach Eddie, good morning. Naa ta koy i-ask nimo. Unsa man ang maayong pamaagi anang kabuhion, coach? Naabay herbal nga di magunta kalitok aning naabay herbal na unsa nga bawal nga pagkaon nga kaayong salamat. Depende manguna sa hilab-hilab sa tiyan. No, kung duna kay ulceritis, meaning anang ulcer, samad ulceritis, samad nga naasod sa imuhang tinaing. So kung makakaon ka og aslom, suka or acid, muhilab yun na siya, musakit yun na siya, kinaamang kay ulceritis. No. Ang hyperacidity, taas ka og acid. Hyper meaning taas. Taas ang imong acid level sa imuhang tiyan. So posible nga ang imuhang acid sa tiyan nimo plus sa imong ikaon pa nga acid, yawa ka mahilis eh. Sa mo na siya hinungdan pud sa hyperacidity. Pareha nang mga daghan kay nainom nga kuan kanang bino baron. Oh. Pero tindaghanan na inom nga bino, ya, walay kaon-kaon. Perting taasa sa acid yun na, plus ang acid pa sa tiyan. Ang acid sa atong tiyan, kayang-kaya niyang mutunaw o styrofoam. Kaya niya inang tunawon, plastic. Inana ka taas ang kuan sa acid sa atong sa ni. Sa atong tiyan na to. Na amang ganito'y na kuan mga higala na natala or na record sa Guinness Book of World Records mga higala o sa ka-Indian National, taga-India. Imagina ka, gikaon niya ang usa ka bisikleta. Ah, ka-imposible sa bana. Na-record na sa Guinness Book of World Records. Na usa ka talagsaon nga panghitabo mga higala, gikaon ang usa ka bisikleta. Giunsa niya pagkaon ang bisikleta? Ha? Gikan sa Manibila, padulong sa ligid. Hasta tanan-tanan. Gipino-pino niya ang bisikleta. Usa yung kabuk bisikleta, usa ka bisikletahan. Gipino-pino niya, gitagod-tagod, putol-putol, tanan, mga guma, mga metal, ana. Unya, gilamoy. Gilamoy ang mga metal, ang mga rubber, tanan-tanan, hasta kadina. No?
gilamoy kay gipino man niya. Nahurot yun yung kaon ang usa ka kuan bisikletahan. Ngilngiga lagi. Na-record na. Bisag i-search na ninyo sa kuan kanang Guinness Book of World Records sa internet. Ha? I-search ninyo diha nga kuan nga usa ka tawo nga nikaon og bisikleta, usa ka Indian national, gawas na iyang kuan ana. Ang iyang record ana. Uyaw lagi kaayo. Oh. Ang nindot pagyod nga nahitabo kay wa siya mamatay. Ngiga no. Wow, naga ni uban mukaon og butilya. Nay uban mukaon og kanang mga tipaka sa kanang tipaka gani sa kasag. Ngiga hinuon. Oh, naay na ako'y nakit-an nga video sa kuana. Na ako'y nakit-an nga video sa Facebook nga social media nga gikaon niya ang tipaka sa kasag. Kanon niyang bukog pod. Ngilngig yun siya o kuan, panunaw sa iyang tiyan. Okay, inana ka isog ang ato ang asin sa atong tiyan. Mauna nga, kung di ka mahilisan, magpundo ng imong asin, diha magsugod ang hyperacidity. So, ang hinungdan sa hyperacidity is indigestion or wala ka mahilisi. Dili, wala gitawag nga breaking down of solid food or acidic food. Wala'y nahitabo. Usasad sa makatabang sa paghilis o pagdigest sa itong ikaon, kining mitawag na itong mga digestive enzymes. Wa may binisayaan na. Good. Basta mga pangpahilis na siya. Mga enzymes nga, kinsa may muproduce og enzymes, ang atong stomach, ang atong liver. Kining updo na to, ang trabaho ana niya, mao ang paghilis sa mga mantika. So muna kung inighumani mo kaon, ug mantikaon, karne baron, humba, basta mga mantikaon, or naay protein, no, mga karne, tanang klaseng karne, inighumani mo kaon gani, magsakit imong tiyan, buti pasabot niya na, doon nagyug kay problema sa imuhang apdo. No, posible nga, duol sa imong atay ang problema, kinitawag na itong fatty liver, nag-isgot ro batag fatty liver, liver cirrhosis, mga yunana ba, mga liver problem. Basta inig humagkaon, niya sakit kay imuhang kutukuto, nagyug kay liver problem. So, likay kas mga mantikaon. Niya kinanglan, magpa-check up yung ka, magpa-ultrasound ka. At to kas doktor ni mo. Importante ginang ultrasound. Kay maunay pamaagi nga makita ni mo og sayo-sayo ang sakit sa imong lawas. Na yung uban, mahadlok man magpa-check up, mahadlok magpa-laboratory. Kay basi yun yung makitaan nga naa sila'y sakit. Di na hinuon sila mahimutang. Sayop man na nga mentalidad. Dapat, mintras nga wa patay na nakita, kanang gitawag pa natong mga asymptomatic condition. Asymptomatic condition, wa kay makita nga kalahian sa imuhang panglawas. No? Murag paminaw ni mo sa mga kagalingon, healthy kay ka. Parehagod na atong usaka nurse mga higala, dalaga. Siyempre, nurse gud siya. Salig siya sa iyang kagalingon kay nagtrabaho siya sa ospital. Unya, kumplito siya sa kuan, laboratory check-up, except sa iyang utok. Wala siya'y CT scan or MRI. Kining MRI o CT scan, medyo mahal-mahal ni siya. Mukantidad ni siya og mga 20,000 to 30,000, ang uban na 40,000 kanang CT scan o MRI. Kini siya pinakalawm na kainin siya nga laboratory test, gikan sa ulo ni mo, alimpo hangtod sa imong lapalapa ang pagkuan na pag-scan. No? Tanawon tanan, hastang ugat ni mo. Hibawan yun, mapadaplin ba? Hurot yun ang kahibawan ng imuhang problema sa lawas mo. So, kinahanglan na siya. Labi na kung dato kay ka. Daghan kag kwarta. Kinahanglan na yung kay kanang MRI or CT scan every year. Gi-recommend yun na sa mga medical expert o sa mga doktor ang pagpalaboratory every year para sayo-sayo nga makitaan ang mga sakit-sakit. Kaya ang uban, wa man sila kay balungan, naaday sila tumor sa ilahang tinae. Wa man sila kay balungan, naaday sila cancer. Wa sila kay balungan, naa sila ingon ani nga sakit niya. Diha na lang mahibawaan nga wa na naglisod na ginhawa. Di na makatulog kay magsigingol-ngol.
Iwa na de ang pangkriyas na lata na de engineer. Wala siya kahibaw. Maunay nahitabo dito sa Toledo masiguro to nga. Gasakit kuno pirmi ang iyahang kuan, kutok-kuto or sulok-sulok may tawag na sa uban, diri ubos sa gusok. Magsige kuno sakit diri sa iyahang left side, no? Kinaaman di atong tiyan. Ang atong tiyan naa sa left side sa atuang lawas o sa diri sa atuang ubos sa atong gusok na diha ang stomach nato. So karon sa iyahang gibati, nagsigig sakit ang iyahang tiyan, engineer. So gatuor ra siya nga gibutdan ra siya ang tiyan. Kaya ang iyang gibuhat, kung unsay madunggan nga mga herbal oil sa radyo, iyahang ihaplas. Di haplas-haplas lang siya, kay mao man gunay basta na atas probinsya, haplas-haplas lang ta niya. Mawa ra man pud kay mura man sadsad og kanang maminaw pud siya niya. Nadugay engineer, wa na magyuno patuo usa ka gabi nga wa gi siya katulog. Unya pertig yung sakita siyang tiyan. Karon engineer, di na admit sa ospital. Sus karon inaa man di ay say cancer of the pancreas. Has kang way swerte. Ang kanang pancreas mauna siya'y tig release og insulin hormones. Mauna siya'y responsable sa pag-produce og insulin hormones aron ang ato ang blood sugar level ma-regulate, meaning sa ma-regulate kana bang iyang mabalanse ang ato ang sugar level. Nga dili musaka, dili pud muos-os kay duha man ka klase ang kondisyon kung maigo ka og kining gitawag nato og diabetes. Dunay gitawag og hypoglycemia o hyperglycemia. Hyper meaning taas. Hypo, os-os. So hyperglycemia, taas nga sugar sa dugo. Gly is glucose, emia is the blood. No, hyperglycemia. Hypoglycemia, os-os nga blood sugar sa dugo. Pura po na siya hypertension o hypotension. Hypertension, taas, hyper, taas nga pressure sa dugo. Hypotension, os-os nga pressure sa dugo. Naay mga tao nga naka-experience or nakasinati og hypotension. Lahi po ng taas nga pressure sa dugo, lahi po ng os-os nga klase sa dugo, pressure sa dugo. Naay uban nga high blood na, anemic pa. Naamay ingon ana sab. Ang anemia, nangamatay ang imong pula nga dugo pero kusog imong pressure sa dugo. Mao na siyang high blood, anemic. Lisod kaayo kuno no. Ya. Yeah. Balik ta dito sa pancreas. Dito nahibaw-an aday si cancer sa pancreas. Batan-on para ba? Namatay gyud siya, wa siya magdugay. Patay dayon. Kay wa may tambal anang cancer sa pancreas. Maigo gani kag cancer sa pancreas. Paningkamot yun nga makapangandam na ka, mga yun nakagpasaylo sa tanan, yung pamilya, sa mga sigataw. Mga yun nakagpasaylo anak kay kanang cancer of the pancreas. Huwag tambal anak. Huwag sa'y operasyon anak, engineer. Huwag ikapuli. Walay mas maayo pa ang kidney kay dunay transplant. O ang atay gani, huwag madaot ng atay, huyaw kaayo kay huwag pa may successful nga na transplant, successful transplant sa ano sa atay. Once your liver is damaged, it is forever damaged. Mao nay lisod ayuhon. Mura sag utok nato ba. Ang atay ug utok ug madaot na siya, wa nagyoy lisod na kay na siya maulian. Dugay kay na maulian or di nagyud maulian. Una nga ampingi gyud ang inyong atay. No? Ang kidney, doon ay chance. Daghan na kaayo ang naluwas na. Kaya pwede man ta makapalit ang kidney. Oh, kidney transplant. Oh, napakay chance mabuhi yung mga 10 years siguro. Oh, pero kalabanan sa magpa-transplant ng kidney, madugay po, madaot sa day ang kidney. Depende lang na. Gracias, Ginoo. Basta kamao lang ka. Pero kining sakit sa atay, kuyaw kayo na. Maigo kayo kag sakit sa atay. Inahanglan magpakonsulta dayong kag mga maing laki sa diet ug sa pamaagi kay di gani na maulian na wa na. Goodbye my teacher, goodbye yun ta. Oh.
So, kanang hilab-hilab, wa ko moingon nga sakit po na sa atay or sakit sa pankreas. Naapuyo ba maghilab ang imong tiyan kay ipanuhot ka? Ang doktor, di man mo tuo og panuhot. Ang naa sa medical book, indigestion, digestive problem, lactose intolerance, or bacterial infection. Maigo gani kag bacteria tungod sa tubig nga imong giinom, engineer. Magsakit sa na imong tiyan, magkalibanga sa gara. Kanang itawag na to, E. coli. No? Gikan sa fecal. Unsa man ang fecal? Fecal is hugaw sa tao. No? Mayroon gani kag fecal, unsa na siya? Fecal. F-E-C-A-L. Ang bagbasa na dili. Fecal. 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 Muna, fecal. Hugaw sa tao. So pwede, gitawag po na sa umang mga experts sa stool or mo undergo kag stool examination. Kuhaan ka og sample sa imuhang hugaw. Nya i-check dito sa laboratory kung wa ba kay daghang bakterya sa imuhang hugaw. Wa ba kay kuhaan ka ng unsa na mga kining nangamatay nga dugo. Kay kanang mag-itom og mayo ang imuhang hugaw pirmi, usa man na siya ka-sign nga daghan ang dugo nga nangamatay. So ipa-check nimo imuhang red blood cells kung normal pa ba, wa ba kay anemic. No, kung sige kamatay ang imuhang pula nga dugo, maglospad sad ka. Magluya ka basta mo sige kamatay imong dugo. So mo na siya ang kun lang nako ana karon. Mo kas doktor nimo, pa-check up ka. Kung magsigig sakit ng imong kutukuto, magsigig naghilab, magpa-ultrasound ka, request ka for ultrasound. I-check ang imong kidney, check ang imong atay, check ang imong kanang lower and upper abdomen, whole abdomen na lang ang imong ipa-ultrasound. Importante kay na pag-set yun mo budget ana every year, magpa-laboratory exam yun mo. Kay sa pamaaging magpa-laboratory exam ta, atong gi-anticipate, giunha na to ang sakit nga dili siya makapurma ba. Pareha atong taga-Bohol. Ha? Katong taga-Bohol. Okay kaysa for the past years of kuan niya kanang kanang existence, kanang pagpakabuhi niya. Why problema? Wag yung sakit. Okay ra kayo. Diha na lang nahibawaan nga di na siya kalibang. So karon di gipa ultrasound, gi undergo og kanang colonoscopy. Duha man ka klase ang pag-check sa tinae, dunay colonoscopy og endoscopy. Ang endoscopy ari sa baba ipaagi ang tubo nga naay kamera, makita nang imuhang mga kuan dito sa tinae nimo. Ang colonoscopy ari po nas lubot ipasok. O, tanaw dito sulod kung unsay naa dito, nagnganong na di man kagawas ang imuhang hugaw. O, nakita man na nga no, dunay usa, murag usa ka kinomo nga bukol nga nagbabag dito sa tinae. Mao day hinungdan nga di nakagawas ang iyahang hugaw kay gibabagan di ay sa murag kinomo nga bukol, tumor. Di ni-advise ang doktor nga ipaputol yung tinae. Di man musugot ang pamilya kay mahadlok silag operasyon. Iwag yun ito nila ipa-operahan. Namatay yun ang pasyente. Ulahin na ang tanan. Mintras karon nga wa pa kay gibati, magsugod na ta og amping sa itong panglawas kay dili ra COVID ang ato ang kontra mga higala. Pertin daghana. Karon sugod na ang uwan. Usaka na sad ning mga kaso sa dengue. Sumala sa Department of Health sa Region 7, mas taas ang kaso sa mga nangamatay sa dengue o tuberculosis kada tuig. Ang nangamatay sa dengue sulod sa usa ka tuig, mga nationwide man siguro to, murag naa sa mga 2000 plus or 3000 plus nationwide, ha? Mas taas pa ang kaso sa dengue nga nangamatay kaysa COVID-19. Ang tuberculosis, mausab. Number one ba yung problema nato ng tuberculosis? TB. Dagang kay natakdan og TB.
ang COVID-19, manakod mo sa ng TB. Ang TB, naala na siya'y tambal. Ang COVID, wala. Kay bisag hangtod karon ang dengue virus, wa pag yun na siya'y tambal. Kung di ka kamao manalipod sa dengue, patay yun ang pasyente. Kung ulahin na ang tanan, kanabang nagdugo na gani. Ang sign nga, delikado na kaayo ha. Basta maigo gani og dengue ang bata. Ang sign, magdugo na gani ang ngipon, na ay lagos niya nga magdugo na. Mugawas na ang dugo sa ilong, mugawas na ang dugo sa mata, mugawas na ang dugo sa kining iyahang dalungan, unya mag-itom-itom na ang naanay mga dark spots or mga blood clots diha sa iyang panit, murag matawag na itong mga rashes. Kana bantayanan na kay na, kay naanan na siya sa stage 4. No? Ang atake sa virus dunay stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Ang stage 4 nga atake sa virus, busluton niya ang tanang mga ugat na to. Mabuslot, ilahang, murag ilaha siguro ng kanon, siguro ng mga ugat na to, mga kaunuran. Munang magdugo, magkuan, sa gitawag na to, ganang magka-hemorrhage ba? Or in medical term, ang tawag na sa among ang professor na mo sa kaya nga mong professor sa wellness academy usaman ka medical doctor, ang term nga iahanggi kuan ana is hemorrhagic condition, hemorrhagic or hemorrhage, no, nagbleeding, so meaning nagkabuslot na ang mga ugat, so kinahanglan ka nga maapas na nimo, kay kundi na maapas in just 24 hours patay gyud ang pasyente. So do natay mga natural nga atong ma-administer, ha? Kinahanglan nga obserbaran gyud, hilantan gani ang bata, mao ni timanin ninyo ha during sa kuan rainy season, paimnon pirmi ang bata og tubig, mga anak ninyo, labi na init pud ron, kinahanglan agyud mo tubig nga limpyo pirmi, gamit gyud mog triple water filter. Kaya kanang triple water filter makasulbad na, kahasol na to nga dili na ta magsigig pangabo og tubig, or dili na ta magsigig palit-palit, maggawas-gawas balay, kinaan na tayo triple water filter sulo sa atong panimalay. By the way, diay, no? Si Konsihal Tyron Tabanyag sa Balabagon Mualbual, Cebu, ako ning gihangyo nga siya'y mag-stockis diya sa Balabagon. Niya, kung ganahan mo mo order, ako ning kuan siya nga pwede siya maka-deliver diya sa inyong lugar. No, tagaan lang tamog cellphone number ni Konsihal Tyron Tabanyag sa Balabagon nga maoy maka-deliver sa inyuhang order, kay tabang na lang po kuno ni iyaha sa inyo ha. Kay aron maluwas ta sa kalisdanan ug sa mga sakit-sakit. Ya, nag-stockis niya siya karon. No, basin ugma na ana ni siya stocks diha sa Balabagon. Ya, kanto mga taga Mualbual, pwede ra mo maka-order niya mientras nga naapata sa ECQ. No? Naay kape, sabon, niya, ulong tea, noni juice. No? Maumunay pirmi madunggan ninyo sa radyo. I-congratulate po na ako di ay, no? Si Susan, dili si Susan Sardanyas. Si Susan Sardanyas, usapod ni sa atong stockis and dealer and stockis diha sa kuan sa Tulik Argao, pero dili siya mamaligya og kuan dili siya makabaligya sa mga dealer. Ang iyahang mabaligyaan ang mga non-dealer or non-member. Kaya ang presyo sa kape ni Susan Sardanyas, 500 pesos. Bahala kung di mo mamalit, wa kunoy problema, basta kay naa siya stocks, 500 gyud iyang presyo. Oh. Senior or dili senior, 500 gyud kuno. Di man kuno mapanos ang kape. So, mao na iyang presyo. So wa tay mahimo kay mao ang presyo ni Ma'am Susan Sardanyas. Nag-dealer ni siya, unya ni upgrade sa stockis, pero ang mga dealer sa kining Argao dili makapalit og dealer's price. 500 ang inyo hang palit. Unya wala po'y raffle ticket. So ang posisyon di Ma'am Susan Sardanyas, dealer gyud siya. Dealer gyud ang iyang posisyon. So kadtong mga stockist, mo serve mo sa mga dealer.
Kaya kamo po mga dealer, ayaw mo pagpalit og usa ka box. No, dapat ang inyong paliton 10 boxes dealer gud mo. No, basta dealer gani 10 boxes ang paliton para maka-avail mo sa promo. Kaya ang promo sa mga dealer naamoy pakapin nga ulong tea. Oh, lami ra ba kining ulong tea na to kay taas na siya antioxidant, maayos na siya karon imno natos panahon sa quarantine. Makahilis po na siya tambok sa atong lawas, mga mantika, mahabwa, cleansing po na siya. Pero dili na siya kuan na pareha og kanang cleansing tea nga makapahumok og maayo sa imuhang hugaw. Nyanindot po na siya sa mga tagas og sugar, dili na siya tambal. Usa ka na siya ka supplement ra pod siya nga pwede nimo i-mix sa coffee, sa mga pinabukala nimong ahos, luya, sibuya, sana, dulaw. Itawag na siya ulong tea. No, taas og antioxidant, so kung taas og antioxidant, makapanalipod sa atong lawas nga dili ta madutlan og mga sakit-sakit. O kini si Susan Pasilang, tagadanglag Konsolasyon Cebu, nagstakis ni kagahapon. Daghan kini siya stocks nga Coach Edit 10 in 1 Healthy Coffee. Duna pud ni siya noni juice nga gi-appeal pud niya. Niya Flux Probiotic Soap, Skyscrapers Beauty Soap og unsa ni unsa pa tuyo ng mga stocks nga na basta maura na ang kuan niya. Niya taga kuan siya taga Danglag Konsolasyon Cebu. Kinsa to mga taga Konsolasyon nga di pa makalusot og di pa makabiyahe, pwede mo makapalit diya mga dealer na to. So sa mga dealer 10 boxes plus ulong tea. Wa lang ta kahatag og ulong tea day mo sa mga stockis, i-record lang ninyo kinsa ang nakapalit nga dealer kay muhatag tag ulong tea. Plus raffle ticket. Nag-resibo kay naaraman na yung raffle ticket. Makadaog raba og Mount Zion Water Machine kung mabunutan ang inyong pangalan. Na 50,000 ang kuwana na, ang presyo sa Mount Zion Water Machine. No? Sa ato ang 10th anniversary karong tuiga. Mahalag dili mo maka-appeal sa atong anniversary. Sa ulugon gihapon nato ang ikanapulo nga anniversary. Magpa-raffle gihapon ta og Mount Zion Water Machine sa tanang mga dealer nato. Okay, sa tanang mga dealer. So, ako lang nang gi-kuan balik-balik para makakuan pod mo, maka-avail mo. Basi ganahan mo mag-stockis sa inyong lugar. Pag-stockis mo para daghan ng mga tao maka kuan diha, makakita, no? Ah, oh, unsa pa man eh, nga mga text message, mga unsa ni? Coach, greet ko sa Bukya family diri sa Kaduling, Runda, Cebu. From Manuel. Ah, maayong buntag niyong tanan diha. Arita diri sa mga good morning coach. Malignant na daw ang akong atay. Please coach, gai kog healthy advice. No ni Dios pwede na sa kuha. Kana tubig sa buko, okay ra ba? Okay ra pud na basta mga natural. Moingon gani kag malignant, pasabton lang ta mo. Duna duha ka kondisyon nato, na ay acute ug dunay malignant. Chronic, acute and malignant. Mayon gani kag chronic, dugay na nga sakit nga way ayo-ayo. Mao na siyang tawag og chronic. Acute condition is maupay pagsugod. May tawag na siyang acute. So unsay condition nimo? Acute meaning maupay pagsugod nga sakit. Kini pong malignant condition, grabe-grabe na. So ay lakawa po sa imong paglaom, sir. Eh dinuyogan sa imong pagampo. Og sa imuhang pag-natural, akong kwano, tambag nimo, dili ka pwede magpabusog. Ayaw sa kaon og mga gahion na pagkaon. Ayaw po og kaog mantika, ayaw kaon og karne, og undang sa kaog isda. Way gatas, ayaw sa ginom mo gatas. Mag-fruit juice ka. Magkaon og mga utanon. Healthy diet yun. Yeah. Ayaw po palabi og inom og daghang tubig. Kaya basing mudako imong tiyan, manghupong ka. Muna siya'y imo hapong bantayan, ha? Na ato ning tagaan na yung panahon ning mga text messages kay basi unya kuan eh daghan ra ba kaayo di na nato mabasa ni 1000 naman ni kabuok taon oy. Good morning coach, mo greet ko ni mama, papa og akong mga og igsuon yamyam Rose Jane, Mimi, Manoy, Ludong, Bibi og ni Tatay Guryo og sayang family nga naa sa Barili. Maura na coach, Lear ni Jane from Palanas, Alcantara. Good day, maestro. Mudawat sad siya og membership kay gaplano ra ba ko nga magpa-member. Thank you.
maestro sa pagbasa. God bless Nilo ni. Kuya sa ni Nilo kay tawag niya na ako maestro man. Oh, teacher man yugo, no? Wala lang ko ka-graduate sa kuan pagka maestro. Pero as a coach, you are considered as teacher. Coach is teacher. So pagtudlo. Nganong ngan lang man kung coach kay mao na ako ang title tigtudlo. Dili ra sa duwa kay ang coach manggod ang atong una-una. Ah, coach sa basketball, coach sa soccer. Dunay mga gitawag og life coach. Kining mga life coach, mga magtutudlo kung unsaon pag hatag og maayong direksyon sa kinabuhi. Duna po gitawag og financial coach. Kining nga mga klase nga mga tao nga naa sila sa financial coaching, mutudlo sab ni sila unsaon pagpadako og pagpadaghan sa imong kwarta, unsaon pagdato. Muna sila mga financial coach or financial coaches. Napo yuban nga coach sa politika. Oh. Napo yuban coach sa sane. Basta daghang coach. Ako health coach. Oh. Kay wellness consultant man ko. Good morning sir, kusog kayo kadiris Kalindagan. Oh, salamat nga perting kusugan nato diha. Bisag hinay ang atong signal usahay. Coach, nagpadala nami ni Ma'am Maida gahapon og kwarta bayad sa Healthy Coffee Flash shipment. Mga ano sa akha moabot na diris Dalagit, coach. Gabriel Diluna ni sa Kalugtan, Katuluhan, Dalagit, Cebu. Tan-aw lang nato ning mga 3 to 5 days siguro basig naa na diha, ha? Basta paabot lang, moabot yun na. Coach, good noon. Open ang maasin karon si Chris ni sa Matalom. Salamat. Close pag yun. Wala pag yun ta mag-open sa maasin until further notice pa ning ato ang pag-close sa ato ang center. Pero di ta ingon nga kuan, ha? Mawala. Kuan, temporary close na na. Maayong buntag, coach. Sayang kaayo, nag-order na unta ko ni Ma'am Maida. Subo lang palandungon sa LBC Mualbual Raman, Kutob. Di man makalahos diris Alegria. Lami na unta kaayo ikapi. Minda dibila ni coach. Na, sorry kaayo, ma'am. Pero sige lang. Ngita tagpamaagi, anak. Coach, anha ko puhon sa imong office sa Cebu, ha? After aning COVID, Edgar Nis Toledo. Why problema? No? Good morning, coach. Asa dapit sa last year ng stakis kay gusto ko mapalit. Naara ko hagubiaw. Salamat, coach. O ba? Hagubiaw na day ka? Silingan na day ta? Naara man ko dres hagubiaw po. Oh, hagubiaw, D-Y-A-R. Ano na dere? No? Pila po na ang bayan magpa-ultrasound, coach? Depende kay naiuban. 700 na ayoban 1000 depende na siya sa laboratory or kanang itawag og diagnostic center, depende na nila. Magserve gugug simbahan daghan man tao basin unya dili ko sugtan, mao ba inom ko balik ato. Okay, o sige ma'am. Good morning, coach. Okay ra bang tubig sa dagat pabukalan? Nagbanhod akong tiil nido ni sa Mandawi, coach. Okay ra. Kung, pero pag inom og kuan B-complex, maayo na siya sa pagpamanhod. Sulay lang. Good morning, coach. Pero dili imnon ang tubig dagat, ha? Kuha na sa imuhang tiil. Ihulom-hulom, init-init gamay. Lukewarm. Good morning, coach. Minaw may diri sa Malbog, Alegria, Cebu. Kami ni Master Lingog Roger Bahor nga nagbuhat og tangkal sa halo. Sa thanks sa pagbasa, coach, from Dwayne James. Bisag pagpanakop og ganang halo. Greetings pag yun, ha? Good morning, coach. Mangutan ako, ang akong bayaw na ay type 2 diabetes. Pero kusog mukaon og karne. Nah, hasta alimango, kuyawan gug ko. Di na makadaot niya, coach. Salamat, God bless you. Aw, muna gitawag, sir, og anti-aging. No? Anti-aging ng iyang gikaon. Nganong anti-aging man? Ha? Sayo mamupanaw. Sa iyong mupanaw mo ng anti-aging. Okay, one of the igong oras magigala. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Go with God because God goes with you. Inyong nabati ang tulumanon nga nag-amping sa inyong panglawas. Skyscrapers Health Program. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.